Nakaranas ka na ba ng ganitong simpleng buhay? Ako, oo, noon pa man. Nag-uulam na kami ng chichirya na tagpipiso. Masaya na kami buong pamilya, makakain lang kami kahit chichirya lang ang ulam. Minsan pa nga, kahit mantika at tapis, okay na sa akin yun, masarap na yun. Kaya lagi tayong magpasalamat sa Diyos na kahit ganyan ang ating kinakain. Yung iba nga walang makain eh. Noong bata ako, dumating sa punto na wala na akong makain. Pupunta na lang ako sa mga tiyuhin ko para makakain ako. Mahirap mag-adjust dahil galing Maynila ako. Tapos, pumunta ako ng probinsya. So, malaking adjustment ang ginawa ko noong mga panahong nasa probinsya ko. Malaking tulong din sa akin yun kasi doon natuto akong kumain ng gulay. Kahit kakaunti lang. Natuto rin akong kumilos sa sarili kong paa at hindi umaasa sa magulang. Yung tipong araw-araw ka na sa niyugan para makakuha ng niyog at ibenta ng tres isa. Dati sa Maynila, ang trabaho naman doon ay tapon basura, bayad lima. Tunay yun. At masaya ako noon na naranasan ko yun nung kabataan ko. Minsan pa nga nakikipag-away ako sa mga kapwa bata ko dahil nag-uunahan kami ng magtapon ng basura. Minsan nakakaipon ako sa isang araw ng 50 ganun kasi marami akong bahay na ipagtapon na basura ganun. Masaya. At balik naman tayo sa provincial life ko. Noon kasama ako ng mga kuya ko manguha ng mga isda or mga whale. At masaya ako kapag nakakahuli ako ng tilapia kasi pang-ulam na yun eh. At minsan, kahit nga nakakahuli kami ng tilapia, ang problema naman namin pag-uwi, wala naman kami pera pambili ng mantika o kaya pang sahog sa iluluto namin sa tilapia na gusto namin. Kaya minsan, inaano na lang namin, iniihaw. Sa kulay at balat ko, maraming naniniwala na ako ay mayaman, laking mayaman. Pero hindi nila alam yung pinagdaanan ko sa Maynila at sa probinsya. Laking pasasalamat ko sa Diyos kasi napagdaanan ko rin yung kahirapan sa buhay at hindi ako nagsisisi dahil malaking tulong yun sa akin para sa paglaki ko. Salamat din pala sa mga taong tumutulong sa amin nung nasa probinsya ako. Tita Maricel, lahat ng mga tiyuhin, tiyahin ko at mga kapitbahay namin dyan, salamat kasi pinapakain niyo ako nung maliit pa ako. Long story kasi kung bakit minsan hindi kami nakakakain sa isang araw. Minsan kasalanan din namin. Kaya natuturing kami kumilos sa sarili naming paa. Maraming salamat.